para sa mga headlines. Weather forecast, isang tagaytay ng mataas na presyon na sumasaklaw sa silangang rehiyon ng Luzon. In local news, plano ng CAAP na magdagdag ng parking lot sa Lagindingan Airport. Iimbestigahan ng pulisya ang pagkakasangkot ng isang inside job sa insidente ng pamamaril sa Mindanao Talakag Steel sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang mga empleyado ng City Hall na walang sariling tirahan ay bibigyan ng isa. Ang pamamaril sa Mindanao Talakag Steel Corporation sa Villanueva, Misamis Oriental ay nagre-resulta sa pagkamatay ng isang security guard. For the National News, nakapasok si Marcos sa roster ng Times 100 Most Influential People of 2020-24. Duterte, dapat bang maupo si Inday sa pagkapangulo? International News, inuulat ng BMW ang tatlong OFW na namatay sa baha sa UAE. Entertainment, street food sensation Diwata nahuli. Sports, dumalo si Vice Ganda sa Game 1 ng Creamline Chocomocho PVL match. Nakatagdang pamunuan ni LeBron James ang isang bagong US Dream Team sa Paris. Para sa international feature, libo-libo ang nilikas ng Indonesia kasunod na pagsabog ng vulkan. National feature, humingi ng pamanhin ang Cebuano vlogger sa paggamit ng 1 million cash bilang saranggola. Trivia, sino ang nag-imbento ng... Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, isang tagaytay na mataas na presyon na sumasaklaw sa silangang rehiyon ng Luzon. Kasalukuyang nararanasan ng Eastern Luzon ang malawak na impluwensya ng isang malawak na high ridge pressure na umaabot sa buong rehiyon. Nangako ang atmospheric na tampok na ito na maghatid sa isang panahon ng karagatan at katahimikan na may malinaw na kalangitan at mga yugtong kondisyon na inaasahang mangingibabaw sa mga darating na araw. Habang pinapanatili ng high pressure ridge ang puta nito, maasahan ng mga residente ng Eastern Luzon ang pinakamahabang panahon ng sikat ng araw at kaaya-ayang banayad ng temperatura. Ang pattern ng panahon na ito ay malamang na nagdulot ng ginhawa mula sa kamakailang pagbabago ng panahon at nag-aalok ng pagkakataon para sa mga aktibidad sa labas. Bagamat ang rehiyon ay nababaon sa mahinahong rehimen ng panahon na ito, mahalagang manatiling maingat sa anumang mga update o pagbabago sa huli. Manatiling makatutok para sa karagdagang mga pag-unlad habang patuloy na sinubaybayan ng mga meteorologists ang pag-unlad ng high pressure ridge na ito sa Eastern Luzon. And for the local news, plano ng CAAP na magdagdag ng parking lot sa Lagindingan Airport. Plano ng Civil Aviation Authority of the Philippines CAAP na palawakin ang parking area sa Lagindingan Airport bilang tugon sa mga reklamo ng ilang individual na hindi makapagparada dahil sa puno ng parking lot. Ayon kay CAAP Information Officer Ariel Paderan, gagawin ang mga pagsisikap upang matiyak ang mga pundong inilaan para sa pagpahusay ng mga pasilidad. Dahil sa siksikan ang ating parking area, nag-comment tayo sa sangguniang panalawigan na pagbutihin ang mga parking area. Malaki ang naitutulong ng overnight parking sa sugestyon, kaya para mapaganda ang ating mga serbisyo, palawakin natin ang ating mga parking area, ani CAAP Information Officer Ariel Paderan.
Inimbestigahan ng pulisya ang pagkakasangkot na isang inside job sa insidente ng pamamaril sa Mindanao Talakag Steel Villanueva, Misamis Oriental. Pinaigting ng mga pulisya ang investigasyon upang matukoy ang inside job ang insidente ng pamamaril sa Mindanao Talakag Steel sa Villanueva, Misamis Oriental. Ayon kay Misamis Oriental Police Provincial Office, Public Information Officer, Police Captain Geraldine Botanas, pinalawak pa ang Villanueva Municipal Police Station ang investigasyon matapos matuklasan na ang dati na nasangkot sa pagnanakaw ang mga suspect. Patuloy ang hot pursuit operation laban sa mga responsable sa krimen na nagriresulta sa pagkamatay ng isang security guard. Samantala, isasampa sa korte ng kasong robbery with homicide at frustrated homicide laban sa mga suspect para matiyak ang hustisya para sa biktima. Isasampa namin sa korte ang kasong robbery with homicide at frustrated homicide pero hindi ko pa makukumpirma ang eksaktong bilang ng mga suspect na sangkot. Ang Misamis Oriental Police Provincial Office ay nagsisikap na mahuli ang mga suspect para pagpatuloy sa kaso. Isa namang nahuli na ang suspect, iniimbestigahan pa rin natin kung inside job ba o kung ano talaga ang nangyari. Patuloy ang masusing investigasyon sa kaso ito ani Ms. Or Police Provincial Office Police Inspector Officer Police Captain Geraldine Botanas. Ang mga empleyado ng City Hall na walang sariling tirahan ay bibigyan ng isang bahay. Malapit na mabigyan ng mga housing unit ang mga empleyado ng City Hall na walang sariling bahay ayon kay Mayor Rolando Clarix Uy, matutupad na rin ang pinakahihintay na pangarap ng mga empleyado na magkaroon ng sariling tirahan. Nilinaw ni Mayor Uy na hindi political motivated ang aksyon na ito dahil medyo matagal nang ginawa ang plano kasama ng City Housing and Urban Development o CHUDD. May realization na ngayon sa isang bagay na hindi mo akalain na mangyari sa iyong buhay. Isang bagay na matagal mo nang pinapangarap at inaasam. May kasiguraduhan na. Humingi ako ng tawad at pangunawa. Huwag mo sanang isipin na namumuliti ka ako. Huwag pagdudahan ang iyong mga isip ani Mayor Rolando Clarix Uy. Nagresulta sa pagkamatay ng isang security guard ang pamamaril sa Mindanao Talakag Steel Corporation sa Villanueva, Misamis Oriental. Natagpo ang patay ang isang security guard matapos pananakit ng hindi pa nakikilalang mga individual sa Mindanao Talakag Steel Corporation sa Villanueva, Misamis Oriental kaninang madaling araw. Kinikilala ang biktima na si Celso Palma, 58 taong gulang, tubong Davao City. Ayon kay Misamis Oriental Police Provincial Office, Ms. RPPO Public Information Officer, Police Captain Geraldine Botanas, tinatayang nasa 1.3 milyong piso cash at 100,000 pesos na alaga ng alahas ang natangay ng mga salarin. Pinaigting ang mga investigasyon ng Ms. Or o PPO at ng Villanueva Municipal Police Station, lalo pat may mga indikasyon na posibleng sangkot ang aktibidad na ilegal na droga ang may mga salarin. Ang security guard ay binawian ng buhay sa pinangyarihan matapos barilin sa ulo gamit ang kalibre 45 na baril. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin ang investigasyon sa pinangyarihan at ating mga pulis sa Villanueva. Tinitiyak ang masusing pagsusuri. Ayon sa ulat mula sa Villanueva Police Station, humigit kumulang 1.3 milyong piso na cash at alahas na nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang kinuha ng mga salarin. Animis or PPO PIO Police Captain Geraldine Botanas. Bumisita kami sa isang coffee shop at kakaiba ito dahil nasa loob ito ng palengke kaya tingnan natin to. Ay, maayong buta. Good morning. Ako si Narcida. Ako ang tagi sa aning coffee shop na 98 Coffee. Na aning siya din may kapit sa kanin sa Carmen Public Market na asa kilid sa Kuan Unitap kanang likod sa Dunkin Donuts sa Unitap.
ako untang gina-invite ka mo nga mo mo try lang magbisita sa among coffee shop din he. Ay ba si mo ay ay mo. Na dahil mo may kita serve din he, na may mga iced coffee, na may mga milk tea, hot tea, na pa may mga refreshers. Lagi na karoon ating init na, so tsada mag-inom mo mga bugnaw karoon. Sa hot coffee, ang kasagara maka-Spanish, kanang kape latte, cappuccino, o Americano. Refresher, halos kuan man tanan. Oo, oo. Mga fruits, mga good tanan. Ang karon sa kada adlaw, pinaka-minimum, kuan man good, medyo nakatago man good siya. So, mag-range ko nagnaas sa mga pinaka-gamay ang kuan. 10 cups. Oo, kung ano'y pinakagamay ko kaayo. Kasi mabuto na sa mga 25. Pag na ako'y order. Sa karon pa, maxim pa ko. O, magpuan pa ko sa grab o po. Depende siguro kung sa isapot. Pero nag-iwala sa barato. Kay barato nang hirap ako mga free. Kung kuhaan ganyan mo sa mga regular na coffee shop po. Ako sa pa rin siya, observe ako kung sabay kuan. So, bago pa makikatong December pa man siya. So, magulat-ulat sa tatong sa observe ako. okay naman siya, okay naman. Kinahalang hindi siya ka lang kuan, ka ng promotional. O okay, nakatago mong gugay na mo siya sa sulod sa merkado. Oo, lagi. Oo, naman sa sa social media, naman sa Instagram, o Facebook. Ang Facebook kaming pa. naman sa Instagram. Ang among Instagram page kay Kuan, 98kapph.com.
for the National News. Nakapasok si Marcos sa Rooster Times 100 Most Influential People of 2024. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kabilang sa Time Magazine na 100 Most Influential People of 2024 ang pahayagan noong Martes. Pinuri ng magazine si Marcos sa paninindigan na matatag laban sa pananalakay ng China sa West Philippine Sea at pinatibay ang alyansa ng bansa sa US. Maraming problema ang nagpapatuloy, kabilang ang extrajudicial killing at ang mga mamamahayag na regular na inaatake. Ngunit sa pamamagitan ng pagsisikap na ayusin ang kanyang pangalan ng pamilya, maaring baguhin din ni Bongbong ang kaniyang bansa. Isinulat ng magazine habang binabanggit din ang madilim na nakaraan ng pamilya noong rehimen ng batas militar. Ayon sa Time, ilang buwan nilang pinag-isipan kung sino ang dapat nasa listahan. Pinili namin ang 100 na pinaniniwalaan naming pinaka nagbago ng mga kwento na tumutukoy sa nakaraang taon, sabi ng magazine. Ikinategorya ng magazine ang 100 sa mga artists, icon, titans, leaders, innovator at pioneer. Ang pop star na si Dua Lipa ang naging cover na nagsabing Time issue. Ang pagsasama ni Marcos sa listahan ay sinasalamin ang kanyang tatak ng pamumuno sa naglalagay na pambansang interes at kapakanan ng bawat Pilipino higit sa lahat, sabi ng Presidential Communications Office o PCO. Duterte, dapat bang maupo si Inday sa pagkapangulo? Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Miyerkules, kung magiging presidente ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, hihilingin niya rito na unahin ang reforma sa lupa. Bumisita si Duterte sa barangay Pandaitan sa distrito ng Pakibato District, Davao City para sa araw ng barangay kung saan hinimok niya ang mga rebuilding New People's Army na bumalik sa kulungan. Panahon na siguro kung si Inday ang magpresidente, ingon gyud nako si sa iyaha. Day, wala man tay utang kabubuton sa mga dato, unahan na nang reforma sa yuta. Bungkaga ng dato, ibigay na lang sa mga tao, sabi niya isang talumpati. Ito ang kanyang pahayag matapos makita ang malalaking lupain ng mga negosyante habang patungo sa malayong barangay. Kahit na may 4 na taon pa ang vice-presidente para sa tapusin ang kanyang termino, sinabi ng Duterte Patriarchs kung magiging presidente si Sara, unti-unti niyang maipapatupad ang mga reforma sa lupa para sa mahihirap. For the international news, inuulat ng DMW ang 3 OFW na namatay sa baha sa UAE. Sinabi ng Department of Migrant Workers, DMW, nitong Webes na 3 overseas Filipino workers ang namatay sa pagbaha sa United Arab Emirates. Sinabi ni DMW Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang isang post sa X na 2 OFW ang namatay dahil sa suffocation sa loob ng kanilang sasakyan noong baha. Habang isa naman ang namatay dahil sa vehicular accident. Kami ay magbibigay ng lubos na suporta at tulong sa kanilang mga pamilya, dagdag ni Kakdak. Binaha ng malakas na ulan ang mga kalsada, tahanan at mall at pansamantalang nahinto ang mga operasyon sa paligiran o sa paliparan ng Dubai habang hinampas ng mga bagyo ang golpo. Noong Martes, matapos mag-iwan ng hindi bababa sa 18 patay sa Oman, ang Dubai ay sentro ng pananalapi ng gitnang silangan ay naparilisa ng malakas na bagyo na nagdulot ng malawakang pagbaha sa paligid ng United Arab Emirates at Bahrain. Ang flagship shopping center sa Dubai Mall at Mall of the Emirates ay parehong dumanas ng pagbaha at hanggang bukong-bukong ang tubig sa kahit isang istasyon ng Dubai Metro. Ang mga kalsada at residential
at komunidad ay dumanas din ng matinding pagbaha sa mga eksenang paulit-ulit sa palibot na mayaman sa langis na Emirates, isang disyerto ng bansa kung saan ang pag-ulan ay isang hindi pang pagkaraniwang kaganapan na may ulat mula sa agency France Press. And for the entertainment, streets food sensation na si Diwata nahuli. Sa totoong buhay, inaristo ang food sensation na si Diwata o Deo Balbuena dahil sa mga kasong slight physical injuries na isinampa laban sa kanya noong 2018. Ayon kay Pasay PNP spokesperson, Police Captain Mark John Anavesco, naaresto si Diwata noong umaga ng Abril 16 batay sa warrant of arrest. Agad namang nagpiyansa si Diwata na nakahalaga ng 3,000 pesos. Ibinahagi rin ng Pasay PNP ang isang video na nagpakita ng pagbabasa ng karapatan sa naarestong si Diwata. Kamakailan naging headline si Diwata nang lumabas siya sa sikat na seryeng FPJ's Batang Quiapo. Nakilala si Diwata sa pagbebenta ng walang limitasyong pares, isang Filipino dish sa Pasay City. Sports. Dumalo si Vice Ganda sa Game 1 ng Creamline Chocomocho PVL match. Isang kapamilya host na si Vice Ganda sa mga dumalo sa volleyball battle sa pagitan ng 2023 Second All Filipino finalist ng Creamline at Chocomocho noong Webes sa Araneta Coliseum. Ang Unbogable Star gayunpaman ay tumanggi na makapanayam na mga mamamahayag na binanggit ang pahinga bilang dahilan. Isa siya sa 17,396 PVL fans na nakasaksi sa Rebisco Sister Team Affair. Si Vice ay kilalang kaibigan ng Creamline Star ng dating Pinoy Big Brother housemates na si Alisa Valdez na naka-uniforme din para sa mga defending champion ng liga. Kamakailan lang ginawaran ng Phenom at kapamilya superstar sa Reader's Digest Trusted Brand Award. Si Vice ang binigyan ng Most Trusted Entertainment and Variety Presenter, habang si Valdez naman ang nakakuha ng Most Trusted Sports Personality Honors. Isa si Vice sa mga personalidad na na-surprise visit bilang conference. Una si Justin Brownlee at kalaunan ay ang kapamilya leading man na si Gerald Anderson. Ang mga manlalaro ng PVL ay nag-guest din sa isang Showtime na segment ng Kasya 5 taon na ang nakaraan. Nakatakdang pamunuan ni LeBron James ang isang bagong US Dream Team sa Paris. Ang all-time leading scorer ng NBA na si LeBron James at ang reigning most valuable player na si Joel Embiid ay nangunguna sa isang all-star lineup na pinangalanan ng United States Men Basketball Team para sa Paris Olympics, inihayag ng USA Basketball noong Miyerkules. Si James na nanalo ng 2 Olympic golds at 1 bronze ngunit naupo sa huling 2 laro ay makakasama ni na Los Angeles Lakers teammate Anthony Davis, Phoenix Suns 3-time Olympic champion Kevin Durant at Golden State Warriors Stephen Curry. Pinangalanan din sa squad sina Bam Adebayo, Miami Heat, Kevin Booker, Phoenix Suns, Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves, Tyrese Haliburton, Indiana Pacers, Rue Holiday, Boston Celtics, Kawhi Leonard, LA Clippers, at Jason Tatum, Boston Celtics. Lahat ng 12 miyembro ng Dream Team ng Paris ay maging NBA All-Stars at kabilang dito ang 4 na NBA MVP at 6 na NBA Champions. Sinabi ng Managing Director ng US Basketball Men's National Team na si Grant Hill noong Miyerkules na napakaraming bilang ang manglalaro ang gustong maging bahagi ng kupunan at na si James ay nakatuon sa pakikipagkompetensya sa Paris sa isang dumaan na pag-usap hindi nagtagal matapos masira ang all-time scoring record.
International feature. Libo-libo ang inilikas sa Indonesia kasunod ng pagsabog ng bulkan. Ang mga rescuer ng Indonesia ay tumakbo upang ilikas ang libo-libong tao noong Huwebes matapos ang isang bulkan na pumutok ng 5 beses na napilitang isara ang mga otoridad ang isang kalapit na paliparan at magbigay ng babala na ang crater ay gumuho sa dagat ay maaring magdulot ng tsunami. Ang bunganga ng Mount Truong ay nang nagniningas na may lava sa isang backdrop ng mga kidlat magdamag matapos ang mga pagsabog ay itinulak sa isang haligi ng abo sa kalangitan ng higit sa 1 milya at pinilit ang mga otoridad na itaas ang kanilang alerto sa pinakamataas na antas ng 4 na antas na sistema. Si Taka, isang lokal na mangingisda na nagbibigay lamang ng isang pangalan, ay nasa dagat na tumutulong sa mga tao na maligtas sa pamamagitan ng bangka na ang bunganga ay nagpakawala ng isang nagniningas na hanay ng orange. May halong apoy at bato. Ang lava ay dumaloy sa iba't ibang direksyon. Sinabi niya sa AFP, ang bulkan ay nakaupo sa 1 liblib na isla sa pinakamalawak na rehiyon ng Indonesia at may tuktok na 725 metro o 3,380 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat. Nagbubuga pa rin ito ng haligi ng usok hanggang 800 meter ang taas noong Huwebes ng umaga. Sinabi ng mga opisyal, ang mga bahay sa Tagong Landang, isa pang liblid na isla sa malapit, ay puno ng mga butas mula sa mga bumabagsak na bato ng bulkan noong Huwebes. Sabi sa mga rescuer, at ang mga residente ay naghahanda na umalis kahit na pansamantala. Para sa national feature, humingi ng pamanhin ang Cebuano vlogger sa paggamit ng 1,000,000 cash bilang saranggola. Ang Cebuano vlogger na si Ronnie Swan, mas kilala bilang Boy Tapang, hayagang humingi ng tawad sa paggawa ng saranggola mula sa 1,000 na perang papel sa kanyang bayan sa Alcoy, Cebu. Binura ni Swan ang video sa Facebook kasunod ng investigasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ngunit available pa rin ang parehong content sa YouTube channel na Erica and Boy Tapang Vlogs sa kanya rin. Makikita sa video si Boy Tapang at ang kanyang mga kaibigan na nangungulikta ng tigi 100,000 bills na nagkakalaga ng 1 million para sa kanilang saranggola na kalaunan ay nilipad nila. Napost ang video 2 linggo na ang nakaraan. Hindi ko po intensyon na laruan ang pera dahil galing ako sa mahirap. Humingi po ako ng sorry sa lahat ng mga viewers ko, maging sa supporters ko, lalo na sa Bangko Sentral ng Pilipinas, he said. Noong nakaraang Abril 13, binisita ni Swan ang mga opisyal ng BSP. Sinabi ni Swan na binigyan siya ng pagkakataon ng BSP matapos silang magkausap. At para sa trivia, sino ang nag-imbento ng AI? Ang Artificial Intelligence o AI ay walang iisang inventor dahil umunlad ito sa loob ng maraming dekada na may mga kontribusyon mula sa maraming mananaliksik ng siyentipiko. Ang konsepto ng AI ay nag-ugat noong sinaunang panahon na may mga naunang ideya tungkol sa mga matatalinong makina na itinatayo noong Greek mythology at sinaunang mga tekstong Chinese. Gayunpaman, ang modernong AI tulad ng alam natin ay nagsimula noong magkaroon ng hugis noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang ilang mga pangunahing tauhan sa pagbuo ng AI ay kinabibilangan ni Alan Turing na nagmungkahi at nag-Turing test noong 1950
bilang sukatan ng katalinuhan ng isang makina. Si John McCarthy ay kilala sa pagbuo ng terminong artificial na katalinuhan noong 1956 at nag-oorganisa ng Dartmouth Conference na itinuturing na kapanganakan ng AI bilang isang akademikong larangan. Kasama si isa pang mga kilalang figure sina Martin Minsky, Herbert Simon at Alan Newell na gumagawa ng makabuluhang kontribusyon sa maagang pananaliksik sa AI. Simula noon, patuloy na sumusulong ang AI sa pamamagitan ng gawain ng mga kabilang na mga pananaliksik, inhenyero at innovator sa buong mundo na bumubuo ng mga pundasyon, ideya at pagbuo ng mga bagong diskarte at teknolohiya upang lumikha ng mga matatalinong sistema. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy at makinig at manood. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rob sa YouTube channel at maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling po namin na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw!